Si Senator Coco Pimentel ang mangunguna sa imbestigasyon ng Senado kaugnay sa Duterte drug war. Kabilang sa planong imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Rhea Fernandez. Binubuo na ang listahan ng mga magiging resource person sa imbestigasyon ng Senado tungkol sa Duterte drug war. Kabilang dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero iimbitahan lang daw siya kung magkakaroon ng linaw sa pagdinig ang papel ng dating Pangulo. But of course kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara, may mga senador na iniuugnay sa drug war, partikular ang tungkol sa pagbibigay ng reward sa kada mapapatay. Ang tanong, paano sila iimbestigahan ng Senado? Pwede namang dumalo sa pagdinig ang mga umano'y trusted ni dating Pangulong Duterte na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Pero ayon kay Pimentel, hindi bilang mga resource person kundi bilang mga miyembro ng Senado. Kasama sa listahan ng ipatatawag ng Senado sina dating PCSO General Manager Rowena Garma at ang itinurong hepe ng Drug War Task Force na si resigned National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Senate Blue Ribbon Committee ang didinig sa Duterte drug war. Si Senator Pia Cayetano ang chairperson niyan, pero dahil abala siya ngayon sa pinamumunuan niya ring Energy Committee, si Pimentel ang mangunguna sa pagdinig. Posibleng buksan agad-agad ang investigasyon sa susunod na linggo habang naka-session break. We will have to fast-track everything at kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast-track everything. Wala pang bagong tugon dyan sina Bato at Go. Nagbabalita mula sa frontline, Rhea Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.